sa pagpuri sa may kapal. Halina at inyong kamtan, kahariang inilaan ng aking amang may kapal. Bago miralang tanan, halina tayo't magdiwang sa araw ng mga banal na ipinagsasayang tunay ng mga anghel sa kalangitan sa pagpuri sa may kapal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluknok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasyasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humayaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat.
Huwag mo na ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono. Ang matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, amen! Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nang galing? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya ang sa malinis ang isip ang buhay na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan tapat sa mga pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayon man,
alam nating sa pagpaparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya. Sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit sa kanyang alagad at siya'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Panginoon. Mapalad ang mga nagpapakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa araw pong ito, tayo po'y bilang simbahan, pinagdiriwang natin ang araw ng mga santo. Hindi ho araw ng mga yumaong Kristiyano, bukas pa po yun, no? Ngayon, pinagdiriwang natin ang araw ng mga santo. Sa Espanyol ho'y Todos los Santos. At ano ba ang pwede nating baunin sa pagdiriwang natin ito? Sa pagdiriwang natin ng lahat ng mga santo at banal sa langit, na tayo bilang mga Kristiyano ay iniimbitahan at hinihikayat na mamuhay ng banal. Sino ba ang tinatawag na maging banal? Yung piling tao lang ba?
Yung mababait lang ba? Hindi. Tayong lahat. Tayong lahat, tinatawag ng Diyos, maging banal at maging santo. Tignan mo nga katabi mo. Tignan mo, hindi ko alam kung kakilala mo siya. Sige, sulyapan mo. Yan katabi mong yan, tinatawag ng Diyos na maging banal yan. Kaya kung may katabi ka, sabihin mo, tinatawag kang maging banal. Sabihin mo nga sa kanya, tinatawag kang maging banal. At ang taong nagsisikap na maging banal, tulad ng ebanghelyo natin, sinisikap tuparin ang utos ng Diyos. Ang taong nagsisikap na maging banal ay nagsisikap din na tuparin ang utos ng Diyos. Kaya nga, di ba, sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, mapalad ang mga taong nakikinig sa aking salita at tumutupad nito. Kaya kung tayo bilang Kristiyano ay pakikinggan lagi natin ang salita ng Diyos, bukas sa kanyang tinig, tayo ay aakayin ng Diyos tungo sa buhay ng pagiging banal. At higit sa lahat, ang buhay na pagiging mapalad. Para sa ating Kristiyano, hindi masyadong ma-appeal ang salitang mapalad. Bakit kaya? Kasi ang gusto natin, swerte. Gusto natin maging swerte. Pero ang handog sa atin ng Diyos, pagiging mapalad. Kasi yung swerte, tsamba-tsambahan lang. Pero ang pagiging mapalad, kusang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Ibinibigay ng Diyos, kusang ibinibigay. Kaya maganda rin sa ating mga Kristiyano, sa ating pagtahak ng pagiging banal, sa ating pagsisikap na mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, may pangako din naman ang Diyos. Ang buhay natin ay magiging mapalad kung tayo ay makikinig sa kanyang salita. Kaya nga, di ba, sa ating ebanghelyo, ilang beses inulit-ulit ni Jesus ang katagang mapalad. Blessed are those pinagpala ka. Kaya sana bilang Kristiyano, ang una nating hangarin ay ang pagiging mapalad sa mata ng Diyos. At ang pagiging mapalad, kung ating titignan ang Ebanghelyo ni San Mateo na binasa natin ngayon, may pagiging mapalad sa pagiging mahabagin. May mapalad pala ang taong inuusig. Mapalad ang tao na abang walang inaasahan kundi ang Diyos. Yung akala natin na parang kawawa naman siya, pero sa mata ng Diyos, mapalad ka. Kaya maganda rin sa atin bilang Kristiyano, minsan no, naimpluwensyahan ang ating isip sa mga nababasa natin, sa mga nagte-trending na mga pag-iisip ngayon, sana bumalik tayo sa Diyos. Balik tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin. Bumalik tayo sa Diyos na tinatawag tayo at sinasabing, ika'y mapalad, halika. Sumunod ka sa aking salita kung gusto mong pagpalarin ka palalo ng Diyos. So, pakinggan ang aking salita. Tuparin ang aking mga utos. Ikaw ay tunay na mapalad sa piling ko. Ito po'y imbitasyon ng Diyos sa ating lahat. Ang paanyaya sa atin ng Diyos na maging banal at maging tulad ng mga santo.
Sana ang imbitasyon na ito ng Diyos ay hindi mahulog sa mga tengang nagbibingi-bingihan. Sana bukas ang ating tenga sa kanyang tinig. Sana mula sa pakikinig, maging konkreto ang tinig ng Diyos sa atin, lalong-lalo na sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Kung babalikan po natin ang mga kwento ng mga santo, hindi po sila pinanganak na santo. No one is born a saint. We are all born sinners, but we are in need of God's grace. Ang mga santo, oo, may kanya-kanya silang kahinaan, may kanya-kanyang nakaraan, papangitan ng nakaraan. Pero hindi importante ang nakaraan, dahil ang grasya ng Diyos ang nagbabago ng lahat. In the eyes of God, your past does not define your future. Let me repeat. In the eyes of God, your past does not define your future. Allow God to create a new future with you. A life of grace, a life of holiness. Yan po ang kwento ng mga santo. At tayo din, iba-iba ang nakaraan natin, iba-iba ang kwento natin, pero lahat tayo tinatawag ng Diyos na maging santo, maging banal, maging mapalad. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan ng mga lalaki at babae at lahat, sa lahat ng dako. Ang ating itugon sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaan, di nagmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristya ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig, dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal,
Dinggin mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, inaalay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga banal sa mga panalangin ng mahal na Birheng Maria at lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapanglumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal. At ipagkaloob mong madama namin ang pagpamalasakit sa aming kapakanan na mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong iniloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming Inang Jerusalem, natitipon ang mga kapanalig naming sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinag pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Kamatayan man o buhay o ano pamangkinapal ay hindi makapagwawalay sa ating pagkakaugnay kay Kristong nagmamahal. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal.
Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Ang lahat po ay inaanyayahan lalo ng mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na November 2, Webes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumikabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan, bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob, ang aming kikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob mo kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Iyo ko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan na ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan
Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.